What happens when you are alone, lonely, and distressed? Di ba kung ano-anong mga naiisip mo? Tama ba? Tama, di ba? Lalong-lalo na kung idle ka at wala kang ginagawa. That's where you become vulnerable. So good morning, everyone. Welcome to my channel. And my hope and prayer is that after you watch this video, you will learn. May matutunan po kayong new truths and principles that you can apply sa mga buhay po ninyo. So let's go back to our topic today. How can you protect yourself in areas where you're vulnerable? So bakit ko ba tinatanong yan? Kasi po, lahat tayo, kasama na ako dyan, meron tayong mga areas na when we're left alone, mag-isa ka lang at nakatenga ka or idle lang isip mo at medyo malakas yung wifi, doon tayo gustong i-corner ng enemy natin, which is si Satan. Are you aware of that? Aware po ba kayo? Or hindi mo lang alam na ganun ang ginagawa ng kalaban sa'yo? Pag mag-isa ka, gagawa siya ng paraan para mag-iba yung focus mo. At hindi mo namamalayan, hulog ka na sa bitag niya. So today, as we continue, let's look at the four things, yung apat na bagay that you and I can do to protect ourselves pag mag-isa lang tayo. So interested ka na? Excited ka? So isa-isahin natin. Number one, by staying close to God. Yung iba kasi sa atin, ang ginagawa, lumalayo pa tayo, di ba? Tapos yung iba naman, nagsosolo flight ka pa. You know what? When you're lonely and distancing from God doesn't make sense. It just increases your exposure to what? Na-expose lang tayo sa things like infidelity, pornography, drugs, and alcohol. So don't isolate yourself. Delikado kasi ang ginagawa mo, pre, pag nagsosolo ka, diyan ka yayariin ang kalaban. Mayayari tayo dyan eh. So nakaka-relate ka ba? Ikaw na nanonood. Diba? Ikaw na nakaitim dyan. Ganyan din ba ang nangyayari sa'yo? Number two, by coming out of hiding. So you have to get involved in some aspect of ministry. Ang dami mong pwedeng salihan. Mag-join ka ng mga men's fellowship. So kung wala ka pang small group na men's fellowship, i-PM mo lang ako. Mag-comment ka dyan or i-PM mo ako and I will help you. Pero din mga mixed couples or women's group lang. And be transparent para matulungan ka. Lalo na kung may pinagdadaanan ka. Because by being transparent and getting to know others and letting them to know you, and when you spend time around people who truly cares about you, your loneliness ceases to be such an issue. Kasi may grupo ka na eh. Number three, by taking the focus off yourself. Sabi po ni Winston Churchill, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Yan. So victory comes by reaching out to those in need, by giving of yourself, praying for them, loving and serving them. Number four, by forgiving those who've hurt you. So meron na ba dito sa inyo nung nasaktan kayo ay in-isolate mo yung sarili mo? Ano ba ang mangyayari sa inyo if you do that? Isolating yourself when you've been hurt just leads to bitterness. Yan lang ang makukuha mo, puro kapaitan. So forgive and turn over it to God. Let God deal with your offender and get on with your life. Sabi nga, mag-move on ka na. So every time you feel you're alone and lonely, ito ang gawin ninyong prayer. At ito na rin po ang takeaway ko sa inyong lahat. So sabi po sa Psalm chapter 25 verse 16, it says, turn to me and have mercy, for I am alone and in deep distress. So yan dapat ang sambitin ninyo. Kaya kanina,
Yun ang number one na dapat natin gawin lahat is to stay close to God. So kaibigan, kung may natutunan po kayo, please press that like and subscribe button, lalo na sa hindi pa mga subscribers sa aking channel. At pati na rin po yung kalimbang para ma-notify ka sa mga future videos ko. So magkita-kita ulit po tayo next week ha. Dito lang ulit sa channel ni Kuya Ram. So God bless you and thank you for watching.